Isang magandang umaga po muli sa atin mamamaya ng lungsod ng Taguig. Nandito po muli kami para sa isa pang segment ng Source of Strength. Patuloy na dalangin ng pamahalaang lungsod ng Taguig na makasumpong tayo ng katatagan, kalakasan ng loob at biyaya ng buhay sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos na daladala ng programang ito ng Source of Strength. Nais muna po nating idulog sa Panginoon ang ating pong pagbubulay ng kanyang salita. Pastor Tony? Tayo po'y manalangin, mabaling Diyos na nasa langit, kami po'y patuloy na dumudulog sa iyo upang humingi ng gabay, basba sa pagpapala mo na aming maunawaan, Panginoon, ang mga salita mo na siyang aming pinag-aaralan. Nawa ito po ay maging malaking pagpapala sa buhay ng bawat tagapakinig at sumusubaybay ng segment na ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming samagdalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay po, no? Tayo po ngayon ng ating, nandito tayo ngayon sa talatang 6 hanggang 9. At kung aabutin pa dun sa mga susunod, ay di magtutuloy-tuloy pa po tayo. Nasa John chapter 1, verses 6 to 9, babasahin mo ulit, Pastor Tony, ano? John chapter 1, 6 to 9, and then ipapalala sa atin ni Pastor Jim yung purpose why this book was written, and then we will try to go on discussing the verse by verse. Okay, Pastor Tony, paribasa ulit. Patuloy natin basahin ang pag-aralan ng salita ng Panginoon sa 1:1, versikulo 6. At naparito si Juan na isinuko ng Diyos upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Okay, sige. Pastor Jim, pakibasa muli. Okay, muli po ay ipinapaalala natin na hindi mawala sa atin yung kaisipan na ang layunin kung bakit isinulat ni Juan ang aklat niya ay dahil upang makilala natin si Kristo at manampalataya tayo sa Kanya at sa pananampalataya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Nais ko pong susugan yun sa John chapter 17. Verse 3, and this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Eternal life comes in knowing Jesus Christ. Kumbaga, parang yung manifestation ng eternal life na yan sa buhay ng isang tao ay tumitindi, lalo tumitindi, kapag ka ang pagkakilala mo kay Kristo Jesus ay lumalalim, no? Dahil paano mo nga naman pananampalatayanan ng isang tao kung hindi mo naman siya kilala? Kaya sa pag-aaral kong ito ay pinapakilala natin ang Panginoong Jesus Kristo. Sige po. Okay po, no? Sige. Talakayan tayo. Mula tayo dito sa verse 6, no? Simulan ko siguro. Sabi rito, sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Alam niyo po, Panginoon ang siyang pumipili. Dito, binigyan ng Panginoon ng trabaho itong si John. At ang trabaho po niya ay upang magpatotoo tungkol dito sa ilaw. Sabi sa verse 7, naparito siya, sino? Si John. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Hindi siya yung ilaw, magpapatotoo siya tungkol dun sa ilaw. Anong purpose? Upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya, no? Ang purpose ng ministry ni John is to witness about Jesus, and by doing so, faith will be established, yung magkaroon ng pananampalataya. Ngayon, ganito po, no? Tayo po sa ating pamumuhay araw-araw, meron din mga taong kinakasangkapan ng Diyos sa buhay natin para makapaghatid sa atin ng mensahe na nagbibigay sa atin ng kalakasan. All of the sudden,
from Samuel all of the sudden nagpapadala ang Panginoon ng mga mensahero. At sa pamamagitan ng kanilang mensahe, napapalakas po tayo. May mga tao pong ganyan eh. Sila po ay mga tinawag ng Diyos. And they come to you at exactly the time that you really needed the most of encouragement. Ang bansang Israel, kailangan nila ng magpapalakas. They have religion, they worship God, they have the temple, they have the scribes. The religious life is active. But what they needed is to have a living relationship with God. Si John, alam niyo po si John, yun ang kanyang naging ministry. Ipakilala ang Panginoong Jesus because doon sa verse 14, dadating, baka next week dadating. O sa susunod, baka makarating na po kami doon. Ano? Na ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Wala pong ibang salitang nagkatawang tao, yan po ay ang Panginoong Jesus. So ulitin ko lang po. Una, may mga kinakasangkapan ng Diyos na out of nowhere, nandiyan tayo, litong-lito tayo, minsan di natin alam kung anong gagawin. Then all of the sudden, may mga ipinapadal ang Panginoon sa atin na pagkatapos mong mapakinggan yung kanilang mga binibitawang salita, ikaw ay napapalakas. Most of the time, nagkaka-develop ka ng pananampalataya. And all of the sudden, yung dating parang nakalimutan mong yung tingin mo eh sa Diyos, biglang-bigla, ano, naalala mo kung ano, pwede nga pala tayong manampalataya sa Panginoon. No? Kung medyo parang nadidiliman ang iyong buhay, all of the sudden, nagkakaroon ng hope, nagkakaroon ng light. And then you are recharged. Alam mo, pasasalamatan mo yung taong yun na ginamit ng Diyos. Alam mo kung bakit? It was orchestrated by God that at that specific time, God sent a messenger to you. Okay po? Pastor Jim, Pastor Tony, may mga gusto kong idagdag? Nais ko lang idagdag, ano po? Yung kung sinasabing Juan dito, hindi po ito yung author ng aklat ng Juan, ano po? Hindi po ito si John the Beloved, kundi si John the Baptist. Okay, ang tungkulin ni John the Baptist bilang magpapatotoo sa ating Panginoong Hesukristo na siyang kumakatawan o lumalarawan sa ilaw. Alam niyo, napakaingat po ng pagkakasulat ni John the Beloved dito, no? Na yung patungkol kay John the Baptist, malinaw po ito. At sinasabi niya, hindi si John the Baptist, kundi ang ilaw. Po, kailangan maging malinaw yun. Maging sa amin po na nangangaral ngayon, hindi po mainam o tama na matuon ang pansin nyo sa aming mga nagsasalita, kundi sa aming sinasalita. Ibig sabihin po, ang importante dito, yung katulad ng pinanggalingan po ng ating aral, sa pasimula naroon na ang salita, at ang salita ay Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ito po yan. So, hindi matuon ang ating pansin dun sa ilaw na nagbibigay liwanag, hindi po dun sa nagpakilala ng ilaw. Kaya, mainam po na lubusan natin makilala itong ilaw na ito na kinakailangan natin dahil sa panahon ngayon, batid po natin na marami sa atin ang nadidiliminan, no? Bunga po ng pandemya na dumating sa atin. Kaya, makakatulong po itong araw na ito. Okay. Tatlong beses binanggit po rito sa talatang ito sa English yung salitang witness, no? Kaya mahalagang pabigyan din natin ng diin at maunawaan po yung witness. Patutuo, si John ay credible witness ba siya? Yes, dahil sabi sa verse 6, siya ay isinugo ng Diyos. So that makes him a credible witness. Pangalawang katangian ng witness ni John ay John the Baptist, siya po ay napaka mapagpakumbaba. Katulad ng sinabi ni Pastor Tony, siya ay nagpapatotoo sa liwanag. Hindi niya inaangkin na siya ang liwanag. Amen. Ang nakaka-tempt kasi kapag ikaw ay nagpapatotoo sa isang taong katulad ni Kristo, na napaka-gifted, napaka-talagang ano, makapangyarihan,
at maraming kumilos ang Diyos sa buhay mo sa pamamagitan niya, eh, ang kinin mo yung kalulatian. No? Si John po ay hindi ganon. Dahil laging inuulit dito, hindi siya ang liwanag. Siya lang ay naparito para magpatutuo sa liwanag. Kaya kung tayo po ay isusugo din ng Panginoon, tatawagin na magpatutuo sa kay para may Kristo, mag-ingat tayo na ang kalulatian lagi nating ibinibigay kay Kristo. Sige po. Okay po. So, maganda po yun. Ano? Kasi nga yung source of strength at saka yung source of light ay sa Panginoon ang gagaling. Wala po kami pwedeng angkinin dito. Si Lord lang ang pwedeng makapagbigay ng kalakasan at liwanag sa atin. At higit sa lahat, with this, ang importante yung we never give up, but always having that hope and to rest our hope in God. In God, because He is not only just a God like the others. Siya po ay Creator God. In Him was life. At hindi lamang yun. Siya ay walang pasimula at walang katapusan. No? At eto pa, binanggit pa dito, na yun ang ititistiguhan ni John the Baptist, the forerunner. No? At salamat sa Panginoon. Sana'y makapagdala kami palagi ng kalakasan sa inyo. So, yan lamang po ang nais namin ibahagi sa inyo ngayong umagang ito. At sa susunod, medyo mas mahaba yung susunod. So, tayo po ay manalangin. Kung meron kayong gustong idagdag na dalawa, bilang paglalagong. Ito lang, yung sa verse 9. That was the true light which gives light to every man coming into the world. No? Kung may true light, meron false light. At ang liwanag ay laging makapangyarihan po sa kadiliman. Sa mga panahon ito na dahil sa pandemic, marami ang natatakot. Ang takot po ay kadiliman. Marami ang nagugulumihanan. Ang confusion ay isang uri ng kadiliman. Kamag-anak yan. Kaya kailangan natin si Kristo ang liwanag para maitaboy po ang lahat ng kadiliman ito. Praise God. Okay. Sige po, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga taong kinakasangkapan mo upang sa mga panahon na parang hindi kami makamove on, nahihirapan kaming gumalaw. May mga mensahero ka para ipaabot sa amin ang mensahe ng pag-asa. Upang ipaalala sa amin na mayroon nga palang Diyos na makapangyarihan, na maaring makialam sa buhay namin. Ang kailangan lang namin ay ipagkatiwala sa kanila itong buhay na ito. Bakit ito po ang dalangin namin ngayong umaga na ito? Na sa sino mang nakakapanood o nakakarinig nitong segment na ito, Panginoon, whatever their situation, hayaan mong makita nilang mas makapangyarihan ka, mas makapangyarihan ka, mas may kakayanan ka, at hindi, walang pwedeng hindi makapangyari kapag ka ikaw ay kumilos sa buhay namin. Mahal mo ang bawat isa sa amin, ito po ay isang katotohanan hindi na may tatanggi. And because of that so much love that you have, you sent some people to speak strength and direction to our lives. Lagi ka pong nagpapadala ng mga mensahero para magsalita sa amin. Para ipaalala sa amin ang pagtitiwala sa iyo ay hindi namin dapat bitawan. Kaya ngayong umaga na ito, ipinapahayag ko ang pagliliwanag sa aming mga kaisipan, ang kalakasan sa aming mga panghihina, at ganun din ang kagalingan sa mga may karamdaman. Ipinapahayag ko din, Panginoon, ang restoration ng mga relasyon kung meron mga nasisira.
kayo ang siyang patuloy na mag-restore ng lahat ng mga bagay nito. Because you are the light, you can enlighten us, you can give us the proper direction on the things that we have to do. At higit sa lahat, di mo kami iniiwanan. Itong lungsod na ito, mahal na mahal mo, Panginoon. Kaya laging may mga mensahe na ipinapaabot ka sa buhay ng bawat isa. At salamat po. Salamat sa amin pong Speaker Alan na hindi mo siya pinababayaan. Pinangungunahan niyo pa. Pinangungunahan niyo ang kanyang buhay para magampanan niya yung kanyang tungkulin, hindi lamang dito sa lungsod ng Taguig, kundi maging sa kanyang tungkulin ginagampanan para po sa bansang Pilipinas. Ganon din po ang aming Congresswoman Lani. Huwag niyo po siyang pababayaan, patuloy na ingatan ang mga desires ng kanyang heart. Higit sa lahat, yung po kanyang magagawa ay lalo niyo pa pong i-multiply, O Diyos, upang ang hindi lamang ang Taguig, kundi makibahagi rin po siya at makatulong sa iba pang mga lungsod. Tinatas din po namin ang aming punong lungsod, Mayor Lino Cayetano. Lord, salamat sa kanyang buhay na willing po siya talagang sa gitna ng mga panganib, sa gitna ng risk ng pandemic. Lord, siya po ay patuloy na nagtatrabaho. Ginagampanan niya ang tungkulin bilang ama ng aming pong lungsod. Sampu ng kanyang makasama, Vice Aging Cruz, at ng lahat ng membro ng konseho, ang mga kapitan at ang lahat ng mga tagapagpatupad ng kaayusan, continue to protect them and bless them. Sa umagang ito, Panginoon, inaangkin po namin ang tagumpay at pinapahayag din po namin na matatapos na nga po ang panahon ng General Community Quarantine at papasok na kami sa mas magaang-gaang panglalo hanggang makarating kami dun sa new normal. Pagkalooban mo pa kami ng kaunti pang pagtitiis at pagtsatsaga. At nawa po ay masunod namin lahat ang mga protocols and safety tips para sa aming kalusugan. Pagpalain mo minsan pa ang lungsod ng Taguig. In Jesus' name, Amen. 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 Amen.